yung mabuti mga tol. Kapag tina-throttle ko siya, niyo ha. Tina-throttle ko siya, nagiging problema niyo rin ba 'to? You know? Diba? Pansin niyo? Tina-throttle ko siya. Hindi pa ano 'yan ha. Tagumpay. Welcome back to my channel. Sa mga may hilig sa motor dyan, this is your man, JTB ulit. Today, i-unbox natin itong, actually hindi na siya unboxing, itong sikat ngayon sa market ang Evo GX 3000 dahil murang-mura na at sobrang ganda niya mga katagumpay. Pero bago yan, gusto ko muna pasalamatan si paring Ronel sa pagpapahiram sa atin dito. Titignan natin yung first impression na, sa kanya, kung gaano siya kaganda at katibay at ano yung may pagmamalaki niya sa atin. Pero bago yan mga tagumpay, gusto kong panoodin niyo muna itong video na to na nangyari sa akin kahapon dahil nagka-problema si Maxine yung NMAX na ginagamit natin dahil sobrang ingay niya kapag sa long ride. Pero siguro hindi ko alam yung may mga NMAX diyan mga katagumpay. Comment niyo naman sa baba kung nangyayari din sa inyo itong video na ipapakita ko sa inyo. Okay, tapos pahingi din ako ng idea sa inyo dahil wala akong ibang ginawa kundi pina-check ko lang, pinalinis ko lang siya tapos pinapalitan ko ng mga oil dahil tingin ko yun yung mga usual lang ginagawa kasi kapag maingay ang motor. At check nyo muna itong video at tingnan nyo kung tama ba yung ginawa ko. Alright? Napansin ko kasi NMAX pare, kumusta? Okay, inayos lang. Yes, gano'n yun ano? Parang may gumagarar doon sa kanya. Parang na ganun siya, hindi naman normal yon. Hindi ko alam kung bakit. Pero check nyo mabuti mga tol. Kapag tina-throttle ko siya, yun ha, tina-throttle ko siya, nagiging problema nyo rin ba to? You know? Diba? Pansin nyo? Tina-throttle ko siya. Hindi pa ano yan ha? O? Papansin nyo ba mga tol? Naririnig nyo ba? Nakikita kong dahilan dito kasi napansin ko nga pala puro tayo change oil, hindi natin napapalitan yung gear oil. So naalala ko meron tayong extra gear oil dito sa compartment natin. Check natin kung nandito pa mga katagumpay. Meron nga pala tayong extra gear oil. Check natin. Patay tayo dito mga tol. Ito, may extra tayo din gear oil. Dalawa. Ayan. Dadali natin si shop ngayon mga katagumpay. Papapalitan natin ng gear oil si Maxine. Naalala ko kasi, kaya ko nga pala ito binili. Kasi magpapalit tayo ng gear oil. Check natin. Ay! Okay! Ay, mga katagumpay natin. Check natin.
Ah, masakit ko sa ulo, masakit ko sa ulo. Tara, 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 tara. Tara. Ay. Ako. Patay tayo, mga man. Hanap, hanap tayo ng shop, mga katagumpay, kung saan tayo pwede makapagpalit ng gear oil. So, hanap tayo ng shop, mga katagumpay, na pwedeng magpalit ng gear oil natin kasi mukhang malala na yung tunog ng motor natin. Kawawa naman si Maxine. Tara, tara, tara. Huwag natin patagalin to. Samahan nyo ako, ha. Buti, buti na lang, mga katagumpay, pauwi na tayo. Kasi kung kanina pa to nagkaganito, lalo tayo malilintikan. Okay? Hanap muna tayo ng shop. Malaking problema to, mga tols. Hanap tayo ng shop kung saan meron. Ali, boss ka ngayon? Boss ka? So mga katagumpay, buti bukas itong Alt Moto Shop dito sa Barangay Marinig malapit sa amin. At papalitan natin ng gear oil kasi tingin ko kaya nagagargar gawa nun. Ayos, paring Wally. Siya yung owner, pare. Ang owner ng Alt Moto Shop. Tayo, makapakamahiyain yun eh. Pakita namin sa inyo. Wala niya, wala na. Umaano yan eh. Grrr, na ganun ulit oh. Try mo. Hindi, try mo. Parang may lumalagitik sa kanya eh. Ito mo. Ito mo. I-birit mo, i-throttle mo. Ito mo. Lakas mo. Normal? Gumi akin, pero wala eh. Hindi madali yung lakas. Mas malakas kaya akin dyan. Dami yan. Saka. Normal daw yun mga tol, pero subukan natin. Ano pang gilid na? Anong pang gilid? Ayan. Ayan. Nalinis na. Alin? Ta? Hindi po. Nalinis din. So dun sa mga gusto magpa-service na malapit dito sa Marinig, punta lang kayo dito. Okay? Sa Alt Moto Shop. Hanggang ano oras to, pari Marley? Hanggang alas 8 yung service. Okay? Punta lang kayo dito, mura-mura dito mga katagumpay. Mapapamura. Mapapamura kayo. Mura. So ito yung ilalagay natin mga tol na oil nya. Ayan, para may pronounce to, Yamalube, Yamalube. Yamalube, okay, motorcycle gear oil. Okay, gagamit ng basta-basta lang ha. Ito lang. At sa Yamaha kayo bumili. Pero yung mga dealer kasi na kumukuha din ito sa Yamaha, kaya pwede na. Okay, basta meron siyang label na ganito. Legit naman yan. Ano ba yung pinapalitan? Dumi ko ba? Nalalanda. Ang palakas dumi ko. Kaya! Ang palakas dumi yan mga tol, no? Hindi natin nalilinis. Ew. Malinis pa ano? Mga repo rin na ganun sa atin. Yung kay
ako nakakaharap ng gabi maingay eh. Sakto ba yan din? What? Oji, testing. Game. Yo, wala. Wala, wala, wala. Wala. Ano, kastan pala eh. Si Oji eh. Oji! Testing. So, yun na nga yung nangyari doon sa akin kahapon. At sobrang nalungkot ako dahil hindi ko alam na normal pa lang nangyayari yun. Pero move on. Check na natin itong Evo helmet. At actually hindi na siya unboxing mga katagumpay. Makikita nyo. Nabuksan na siya, pero isang gamit pa lang. Okay? Gusto ko makita nyo kung ganong ka-sweet itong helmet. So pag bumili kayo sa Lazada mga katagumpay, ang presyo niya ay 3.7. Hindi nyo kita 37 tapos 50 pesos na shipping fee. Okay? So, check natin yung nasa loob niya mga katagumpay. Siyempre, meron siyang, ito natanggal ko na. Meron siyang clear visor. Okay? Kung makikita nyo, ayan, isang clear visor. Tapos, siyempre, yung helmet. Ito, yung helmet siyempre. Tanggalin natin. Okay, para makita nyo yung maganda. Tapos, shout out nga pala sa Team Graffiti. Okay? Team Graffiti, ayan, kila Red Sweet. Ito yung laging pinupuntahan nila Red Sweet. At isang malaking market na dealer ng Evo. Shoutout po sa inyo, maraming salamat sa pagpadala nito sa kaibigan ko. At meron pa kayong libreng limited sticker na Team Graffiti. Okay? Thank you po, shoutout sa inyo. Ayan, dalawa pala, mga katagumpay. Okay, tapos check na natin. Siyempre, as usual, tanggalin natin itong cover. Okay. So, ito ay kulay dark blue at white, tapos may konting raised na red dito. Tapos alam ko mga katagumpay, pinapalitan na ng smoke visor ng kaibigan ko kasi lagi siyang nasa daan kapag umaga. Kapag mainit, usually ito yung pinapalit na sa isang helmet. Okay? So kung makikita niyo mga katagumpay, meron siyang logo dito sa ilalim na Evo. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, that certified siya mga katagumpay. Ayan. Okay. Meron siyang ICC sticker. Sa mga magtatanong dyan mga katagumpay, bakit importante ang ICC sticker? Importante ang ICC sticker dahil ito ang sa sign or ibig sabihin, ito ang sign ng isang helmet na pumasa sa quality check. Okay? At syempre, prone na rin sa huli. At sa inyo mga katagumpay, kapag nasa daan kayo, ibig sabihin kapag ICC at that certified siya, ibig sabihin matibay ang isang helmet. Okay? So ito ay GSX 3000. Ayan. XL size siya mga katagumpay. Okay? Washable siya mga katagumpay. Yung foam niya sa loob, pwede niyo itong tanggalin. Kapag syempre, pag mabaho na, pwede niyo tanggalin, tsaka lalagyan niyo. Okay? So para sa akin mga katagumpay, sobrang sulit sa 37 nitong Evo Precision. Okay? So, siyempre, ibig sabihin, iba pa rin yung KYT. Pero, nung nahawakan ko yung KYT, mas heavy siya. Pero ito kasi medyo lightweight ng konti sa kanya. Full face siya. Tapos yung KYT, medyo mabigat. Pero, base sa mga review kaya Evo, mga tagumpay, base kay review kay Evo, maraming good review sa kanya na sobrang tibay nga niya. Hinahataw siya ng mga baseball bat, tapos sinahagi siya kung ano na yung mga ginawa sa kanya. Kaya recommended ko to sa inyo mga katagumpay. At shoutout kay Team Graffiti na malaking dealer nitong Evo. Okay? So lalagay ko na lang yung link sa baba kung paano kayo makaka-order ng Evo sa Team Graffiti. Okay? So yun lang mga katagumpay. Maraming salamat. At
quick review lang ito dahil pupunta kami Baguio. Hindi ako makakapag-upload mga katagumpay. Expect nyo na. Pero sana, pag nagpunta tayo sa Baguio, may makita tayo na motor doon na marireview natin. Or kung may mga shop doon na pwede nating i-review kung may mga tinda silang mga bago doon dahil wala nga tayong upload, doon na tayo mag-upload. Okay? So, yun lang. Maraming salamat mga katagumpay. This is your man, JTV again. Ngayon malalim yung peace out. Salamat sa suporta. Ride safe!